isang daimyō ng Japan na ipinatapon sa Pilipinas at ngayon ay maaaring maging santo. Ano nga ba ang istorya tungkol kay Justo Takayama Ukon? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, hit mo ng subscribe button, i-like ang video ito at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Si Justo Takayama Ukon ay sinilang bilang Takayama Hikogorō noong bandang 1552 sa Sengoku, Japan. Siya ay anak ng Panginoon ng Sawa Castle sa lalawigan ng Yamato. Si Takayama Hikogorō ay nabinyagan sa Katoliko noong siya ay 12 taong gulang pa lamang. Bininyagan siya ng mga misyonerong Portuguese bilang Justo Takayama Ukon. Pero bilang samurai at bigat ng tungkulin nito ay nabaliwala niya ang kanyang pananampalatayang Katoliko. Pero noong maging ganap na siyang daimyō o gobernador general sa edad na 20, dito ay namulat siya sa Kristyanismo at nagbalik loob sa Katoliko. Tumulong siya sa pagpapalaganap ng Kristyanismo sa kanyang nasasakupan. Pero noong mga panahong iyon ay mainit ang shogun ng Japan na si Toyotomi Hideyoshi sa mga Kristyanong Hapones. Dahil sa hindi gusto ng shogun ng pagpapalaganap ng Kristyanismo ay pinalayas niya ang mga dayuhang misyonero at ipinagutos niya sa mga daimyō ng Japan ang pagtalikod sa Katoliko. Ngunit tumanggi dito si Ukon at sinabi nito na mas gugustuhin niya pang mawala ang lahat ng pag-aari niya sa halip na isuko ang kanyang reliyon. Binigyang proteksyon naman si Ukon ng mga daimyōng kaalyado niya, pero sa huli ay napasama pa rin siya sa mga ipinatapong Hapones sa Pilipinas. Sa utos ng shogun ng Tokugawa Shogunate na si Tokugawa Ieyasu ay ipinatapon sa Pilipinas ang 300 na Kristiyanong Hapones dahil sa kanilang pagtanggi sa pagtalikod sa kanilang relihiyong Katoliko, kasama nga sa ipinatapon ang daimyō na si Justo Takayama Ukon noong taong 1614. Naglakbay at naglayag mula sa Nagasaki papuntang Maynila ang mga pinatapong Kristiyanong Hapones. Mainit naman silang tinanggap ng mga fraile at katutubong Pilipino. At tinalok si Justo Takayama Ukon ng support ng pinansyal ng pamahalang Espanyol. Pero tinanggihan niya ito dahil anya wala na siyang katungkulan para pagsilbihan pa. Dahil sa pagmamalupit ng shogun ng Japan sa mga Kristiyanong Hapones, ninais ng Espanya na atakihin ng Japan upang bigyang proteksyon ang mga Kristiyanong Hapones. Ngunit tinutulan ito ng mga Hapones na naipatapon sa Pilipinas. Makalipas ang 40 araw na pananatili ni Justo Takayama Ukon sa Pilipinas ay pumanaw ito. Dahil sa mataas na lagnat noong February 5, 1615, binigyan siya ng marangal na Kristiyanong libing na may buong parangal pang militar sa Maynila dahil isa siyang daimyō o gobernador general. February 7, 2017 nang ideklara sa Osaka, Japan bilang Bitfield si Justo Takayama Ukon. Ang Bitfield ay hakbang para sa pagiging santo. Tunay ngang marangal at may paninindigan ng dating samurai at daimyō na si Justo Takayama Ukon. Hanggang kamatayan ay niyakap niya ang kanyang paniniwala at pananampalataya.